Magandang gabi guys. So, araw na Sabado ngayon. Maglo-load tayo ng kalapate. Mabilis ang video lang kasi mali-late na tayo. Alas 7 na mahigit. So, alas 8. Hanggang alas 8 lang tayo pwede mag-load. So, tatlo yung ilo-load natin. Dahil yung isa, niload natin kahapon. Derby na nga kasi dun sa isang club natin, si LRPC. Yung si Kana natin, nasa taas yung kulungan yun, nasa Minilo. Na-load na natin sa kahapon, Biyernes. So, pakawala nun, Linggo na. First lap na ng derby nga natin. So, anim na lap yun, sana mag-clock. Tapos yung tatlong load natin, yung sa GRPC nga natin, saka NepEd, yung i-entry natin. At yung isang hindi nakauwi, nakauwi nga guys, kinabukasan. So, ilo-load na rin natin ngayon. Kunin ko na sila guys. Tara guys, samahan nyo ako. Pakita ko na rin yung condition ng mga kalapati nga natin na ilo-load, yung tatlo na naiwan. Na training pa, dahil na nauna yung isang club natin. So, ito yung muntik nang hindi naka-uwi. Yung kinabukasan, umuwi. Ayan. So, condition na rin kahit paano. Na-condition din natin. So, sana makauwi siya ng mabilis bukas, ano? Huwag naman sanang makasanayan niya na laging late umuwi. Ito naman yung isa. Ayan. So, ito yung pangatlo. So, sana walang mawala at umuwi ng mabilis para sa ganun, makasanayan nilang umuwi ng mabilis. So, tara, load na tayo. So, yun nga guys, mag-aabang na tayo ng kalapate. Ready na rin yung pang-clock natin. So, dalawa yung release point nga ng kalapate natin. Yung tatlo, sa Aritawang Hagis. Tapos, sa... Tapos yung dinerby natin, Santiago. So yung Arita, 104 kilometers. Tapos yung first lap na derby natin, si Kanan, yung nakakulong dun sa Gawiron. 166 kilometers. So yun nga, 8:30 na rito. So lagay ko na lang dito yung mga forecast ng dalawang abangan natin. 8:30, aabang na tayo sa mga ibon nga natin para mabantayan natin kung anong oras sila uwi. So tara guys. A few moments later. So may isa na tayo, yung si Kana, nandiyan na. May kasabay na isa, kaya ayaw pang bumaba. So ayan, napababa natin. Ayan yung in-entry natin ng Isabela. So papasukin na natin para ma-i-clock natin. Pasok, pasok! Ayan yung kasabay niya guys. Yung nasa taas, ayun o. So, kaya medyo nagtagal pa sa bubong. May kasabay pala. Pasok, pasok, pasok! So, sending na guys. Hintayin na lang natin yung magiging speed niya. So, ang oras natin guys, 9:16. Nasa 1K mahigit pa yung speed nga niya. So, papasukin ko muna ulit para ma-check ko yung katawan. So, ayan. Wow. Napapasok na ulit natin. Tapos, nilagyan na rin natin ang pinainom natin. So, binigyan ko siya ng bagong hen. Ayan. So, ayan yung nanay niya. So, pinaris ko sa kanya. Kasi gagamitin natin yung si Miss Boam nga, yung multiple pooling winner natin. So, nilagay na natin dito sa double cage. So, balak natin gamitin para sa Norte. So, isa dito ang makakaparis niya sa dalawang cup natin na gagamitin. Ayan si Miss Boam. So, iniwalay na natin. Ito siya.
Yan yung kaparis talaga nito. Kaya lang natin iniwalay kasi yun nga gagamitin natin. So, abang-abang tayo doon sa tatlo nating ibon na isinabay naman sa Aritaw, 104 kilometers. So, nag-clock tayo na first lap. So, may limang lap pa tayo, guys. So, good luck kay Kanan. Ayan, pagod na pagod. Pipikit-pikit pa nga. So, nakakatawa. 1,000 plus yung speed nga niya. So, pakita ko na rin sa inyo. So, ito yung speed niya, guys. Teka, malabo eh. Ayan. So, 916. 1,067. Ayan yung oras natin nung tinix. So, abang-abang pa tayo, guys, sa tatlo natin. A few moments later. First bird natin sa Aritaw to, sa tatlong kinarga nating ibon. Si White Flight yung nauna. Ayan. Isalis eh. Kasi may isa siyang puti sa pagpakano, kaya salis eh. Papasukin na natin. Aritaw, 104 kilometers. So ayan, si Salise. Maganda pa rin yung condition niya, ayan. So dalawa na lang inihintay natin. A few moments later. Second bird natin, guys, si Boam. So durug na durug na naman sa paglipad. So lapit natin yung camera. Oras natin is 10. So, di ko na check yung forecast eh. Tingin ko yung forecast natin 10:22 ang cut-off. So, clock pa rin siya. Sa, umuwi pa rin siya sa tamang oras. Hapon na naman nga, guys. Di na naman nakauwi yung isa nating ibon. Mukhang kinabukasan na naman siya uuwi, ano? So, nakasanayan niya na yata yung kinabukasan umuwi. So, ito yung kaparis niya. Sakaling hindi naman makauwi bukas, talagyan natin ito ng kapares, yung kak, para may motivation siya or may motivation yung ibon natin na to para umuwi na mas mabilis. So may tatlo pa tayong panlaban kung di uwi yung isa. Yung isa naka-entry, napag-clock naman natin ang first lap. So pang 100 plus siya. Sa 1,500 na ibon, lagay ko na lang dito sa gilid. So nasa 117 yata siya or 111. So di ko matandaan. Lagay ko na lang dito kung pang ilan yung ibon natin na yun. At magkagandahan naman nun. Sa dami ng ibon na yun, nasa 100 plus lang tayo. Hindi naman tayo nalayo. So live. So may limang hagis pa. Bali, update ko na lang kayo sa susunod na hagis. At update ko kayo sa condition at, or kung makakauwi pa yung isa nating ibon dito. Yung kaparis nga nito. So ingat kayo, guys. God bless.